Bukod sa masasarap na pagkain dito sa Pampanga, isa sa mga dinarayo rito ay ang kanilang masagana at naggaganda ang mga pista. Ngunit parang napaaga naman yata ako para sa kanilang Karagan Festival at nahuli naman para sa Lanaval Festival. Ngunit huwag kayong maglala dahil biglang nagbiga ang ihip ng hangin dahil sa mga pagrinig ko na pagpukpok ng mga arnis sticks. Kaya handa na ba kayong pasuki ng mundo ng arnis? Ano? Sama ka sa biyay ko? Welcome passengers! So for today's video, hindi ako nag-iisa dahil hindi ko naman ganun kaalam ang mundo ng arnis o ang arnis. So nag-imbita ako ng ilang estudyante mula sa Mabalacat City College upang samahan tayo na libutin ang mundo ng arnis. Ito ay sina Janeline, Ranelin, Jean, at Nian. So hello guys, mag-hi naman kayo sa ating mga passengers. Hi passengers! So ayan, ang exciting naman dahil sinamahan tayo na naggaganda ang estudyante mula sa Mabalacat City College. Pero saan nga ba ang unang location natin guys? Para hindi masayang ang pamasahe mo, kailangan makita muna natin kung ano nga ba ang itsura ng arnis. Kaya, tara na! May iba't ibang sizes ng arnis pero ang required kasi sa amin ay 27 inches long at hindi lalagpas sa 1 inch diameter katulad ng hawak mo. Oh, ganun pala yun. So, gawa siya sa aratan. Actually, maraming klase ng kahoy ang ginagamit sa paggawa ng arnis. Pero, commonly, ang ginagamit dito is rattan or kamago. Saka another fun fact lang, arnis is one of the fastest martial arts in the Philippines. Kaya yung matuturo namin sa yakap mamaya, beginner friendly lang na. Oh, so, ano pang hinihintay natin? Maghanap na tayo ng pwesto para makapag-start na tayo ng arnis. So ayan mga passengers, papunta na tayo ngayon sa isang malawak na espasyo para na mamasaksihan natin ang basic skills in arnis na ituturo sa atin ni Miss Janeline along with her friends. Pero bago tayo mag-start, alam mo ba kung sino ang nagpasimula ng arnis? Maraming source na nagsasabi na hukbo daw ni Lapu-Lapu ang unang gumamit ng arnis nung dumating si Magellan sa Pilipinas. Although may espada na sila that time, yung mga blade techniques na ginagamit nila noon ay ini-apply sa striking techniques ng arnis na pinag-aaralan natin ngayon. Oh, kaya pala sabi nila na arnis is our own martial arts and our own sports. Yes, at alam mo ba noong 2009 ay ginawang Philippine Martial Arts and Sports ang arnis? Oh. And nakarating na rin ito internationally. Si Daniel Pernas ay isang Philippine Black Belt Arnisador na nanalo ng 4 na gold medal sa Hawaii. At ang best friend naman ni Bruce Lee na si Daniel Musanto ay isang Pilipino, ay siya naman nagpakilala ng arnis sa Hollywood. At merong movie, ang title is Born Identity. Makikita mo yung mga striking techniques ng arnis doon kapag may fight scene sila. Maganda yun. Sige, we'll definitely watch it later. Pero grabe, napakalayo na pala ng narating ng arnis, no? Umabot na rin siya internationally. So, parang tayo napapalayo na rin tayo. Mukhang nandito na rin tayo sa pupuntahan natin. So, tara na. Tara na. Bye, passengers! So, ito si Jean. So, hello, Jean. Ang magtuturo sa'yo ng basic skills ng arnis. So, siya yung magiging teacher ko ngayon. Yun na ba lahat ng basic skills in arnis, Miss Jean? So, kakapagod pala mag-arnis, no? And parang mukhang ginabi na rin yata tayo. Parang tawagin na natin yung ibang friends mo at ililibre ko na lang kayo ng pagkain bilang pasasalamat ko sa inyo sa pagtuturo sa akin ng arnis. Tara na! And that's it mga passengers, nasaksihan natin kung ano nga ba ang arnis at ano ang mga basic skills in arnis. So, ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo na lang hayaang mabulok sa corner ang mga arnis na yun dahil maaari rin silang gamitin for self-defense. This is Biyahe ni Danny at samahan nyo pa ako sa mga susunod ko travel. Ano, sama kayo sa biyahe ko? Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye passengers! Bye! Tara, kain na tayo guys! Bye!